May naninira kay ni Arturo at kina Lily sa palasyo. Oh, Lily, kumusta? Alam na nila Arturo kung paano mahuhuli si Teddy at Oligario. Mukhang sila ang naglalabas ng mga artikulo tungkol sa paninira sa inyo. Oo nga. Gagamitin ko sila para manahimik na mga buwisit na journalist na yan. Gusto mo ba magpadala ako ng backup para kay Arturo? Huwag na. Kaya na ng mga tauhan ni Arturo yan. Teddy, si James. James? Hello, General. Lumabas na po sa dyaryo ang mga artikulo tungkol sa mga taong nagmamanipula kay Mr. President. Alam po ba ito ni Mang Teddy? Alam ko yan, James. Kasama yan sa mga plano namin para malantad ang katotohanan tungkol kay Padua at kay Lily. Mang Teddy, epektibo po ang ginawa ninyo. Aligaga po sila. Dahil alam nila na may nakakaalam na ng mga katiwalian nila, hindi na talaga sila niyan matatahimik. At simula pa lang yan. Marami pang artikulong lalabas para ipamulat ang taong bayan tungkol sa kanila. Sige, General. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat din kayo, James. Salamat. Mabuti ang ginawa ng mga kaibigan mong mamamahayag. Kailangan na talaga mapalis yan si Pato at si Lili sa palasyo. At magsisimula yun kapag malaman na ng mga tao ang lahat ng korupsyon na ginagawa nila. Sana makarating sila na matiwasay kina Cardo. Hello? Art, ano nang nangyayari? Kumikilos pa lang ang mga taohan ko, madam. Baka naman maisahan na naman kayo ulit ni Teddy at Diana. Madam, ako na po ang nagsusupervise ng paghuli sa kanya. Sigurado, wala na silang kawala. Paalala lang, ha, Art? Sabihan mo ang mga taohan mo. Kapag nahuli na nila sila Diana at Teddy, at nagsalita na kung nasaan si Cardo, patayin nyo na sila. Virgie, anong iniisip ninyo? Kinakabahan lang ako sa pinag-usapan nyo kanina. Baka malagay na naman tayo sa gulong. Sir, chikoin lang po, sir. Isipin mo na lang na makikita na natin si Aliana. Hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala, Teddy. Pagpahingahin niyo muna ang isip ninyo para hindi kayo masyado nag-aalala. Tama si Diana, Virgie.